Sa February 10 pa ipagdiriwang ang Chinese New Year, pero ngayon pa lang, mabenta na po sa Binondo ang mga patok na pagkain sa okasyong ito. Walang iba kundi ang hopya at tikoy. Balita hatid ni Athena Imperial. Habang papalapit ang pagsalubong sa Year of the Water Snake, nagsisimula ng maging abala ang Chinatown sa Maynila. Ang mga panaderya sa Binondo hindi na magkamayaw sa paggawa ng mga pagkaing nakagawian ng ipamahagi at ihanda sa espesyal na okasyong ito. Labas-masok na rin ang mga mamimiling paborito ang tikoy at hopya. Sa mga hopya po, pag bumibili tayo, ano pong favorite nating flavor? Munggo, yung baboy. Yung tikoy po, malagkit po siya. Ano pang ibig sabihin? So that family gets together. Hindi na nga raw mawawala sa handaan tuwing Chinese New Year ang tikoy na gawa sa malagkit na bigas. Sa Binondo, iba-ibang flavor at hugis ng tikoy ang pwedeng pagpilian. Mayroong sa halip na puting asukal, brown sugar ang ginamit. May pandan flavor, mangga. Meron ding tikoy na may red beans, tikoy na tila gold bar, at tikoy na hugis isda. The Chinese language, the word for fish and prosperity sound alike. Yi. So that is why sometimes you minamold nila yung tikoy into the shape of fish. Ngayon naman ay magpapaturo tayo kung paano nga ba gawin ang paborito ng mga Pinoy na tikoy. So ate, ano po bang unang step natin gagawin? Haluin natin yung asukal na white sugar, water po. Tapos pakukuluan natin. Tapos pakukuluin natin siya, kaya magiging anibal na. Tapos mayroon tayong malagkit. Unti-unti natin siyang ilalagay dyan. Tapos imimix na po. So unti-unti po yung pagbuhos natin ng anibal. Lagay natin siya na ikap ay mimisure natin para sa ilalagay natin sa hulmaan. So itong mixture na nakalagay na sa hulmahan, ilalagay natin ito sa steamer. Tapos after at least 45 minutes, maluluto na siya. At ang kalalabasan, ito na yung tikoy na inihahanda natin tuwing Chinese New Year. Bukod sa tikoy, pampaswerte rin daw ang mga bilog na prutas tulad ng kiat-kiat at mandarin oranges. Pansit na pampahaba umano ng buhay at radish cake na para raw sa magandang pagsisimula ng taon. Ang hopya may iba-ibang flavors na rin, gaya ng pandan makapuno, ube jackfruit, at hopya pinya. Mayroon ding variants para sa mga conscious sa kanilang sugar intake. A lot of Chinese businessmen, they want to build good relations sa mga kliyente ng Pilipino, so nilagalo nila yung mga tikoy. Paliwanag ni Anson, ang mga bagong palaman o filling ng hopya ay resulta ng fusion ng Chinese at Filipino cuisine. Sa mga pagkain tulad ng tikoy at hopya raw malalaman ang lalim ng pinagsamahan ng mga Chino at Pilipino. Athena Imperial, GMA News.